Nasuspinde ang mga klase sa ilang probinsya kahapon dahil sa sobrang init ng panahon. Para talakayin yan, makakapanayam natin si Assistant Secretary Francis Bringas ng Department of Education. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, good morning, Susan. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig ng iyong programa. Apo. Sir, hindi na bagong problema itong matinding init sa mga paaralan, di ba? Ano yung mga adjustment o mga natutuhan natin dati para ma-improve at hindi na gaano maistorbo yung pag-aaral ng mga estudyante? I remember last year, may mga hinimatay pa nga sa mga eskwelahan, di ba, Asek? Yeah, tama yan, Susan. No? Last year, meron na tayong ganitong situation. At na-address na natin ito last year at patuloy yung ating pagpapatupad ng ating polisiya tungkol dito na merong authority yung ating mga school heads, school division superintendents na suspendihin ang ating face-to-face classes kung sakali mang nakakaranas ng matinding init sa paaralan. At pinapayagan din natin ngayon ang hindi pagsusuot ng uniforme kung meron man silang uniforme para mas maging komportable at hindi mainit ang kanilang mga katawan kapag nasa loob ng paaralan natin. So Asek, yun yung ilan sa mga adjustment na ginawa. Pero yung mga school heads ba, may karapat na magpasya kung magsususpindi sila o hindi. At sila rin kung sakasakali ang gagawa ng paraan para mabawi yung mga nakansilang araw ng klase. Yes, definitely, Susan. Since they are the school managers, meron silang ganong authority na naibigay sa kanila at ina-expect natin that they will exercise very wise discretion when it comes to suspension of classes, including yung pagbibigay ng mga intervention activities for lost hours inside the classroom. Opo, Asek, eto ho, nako, nagbabalaho yung pag-asa eh. Lalo pa raw titindi yung init sa mga susunod na buwan. Paano ho ba ito pinaghahandaan ng DepEd? Ito ba'y naiano na natin? Nakascaded na ba sa lahat ng mga paaralan para alam nila ano gagawin kung mas titindi pa nga yung naranasan nating init ng panahon? Well, yes, until May daw ang sabi ng pag-asa ang ating El Nino at definitely itong ating policy na ito ay cascaded na sa kanila at magkakaroon din tayo ng mga reiterations para mapaalalahanan sila sa lahat ng kanilang mga gagawin. Ibig sabihin, dapat sila, alam na rin nila talaga kung ano yung gagawin kung sakasakaling makakaranas na sila ng napakatinding init pa. Yeah, tama yan, Susan. At siguro naman yung nararamdaman nila ay nararamdaman lahat ng mga tao doon sa loob ng paaralan. So they should be able to exercise their authorities over that. Apo, Asek, mapapabilis ba yung transition para maibalik na sa Hunyo yung simulaho ng klase? Well, napabilis na natin actually, no, dahil after ng ating consultation, instead na yung original plan natin na 5 years na transition to June, mukhang ngayon ay hanggang 3 years na lang yung pagbabalik natin sa June na opening. Yun. Okay. Ito, may iba lang tayo ng usapin na, Asek. Pwede na ho ba kayong mag-commento doon sa panawagan ng ilang teachers group na itigil muna ang catch-up Fridays? Yung panawagan na i-suspend yung ating catch-up Friday ay hindi tayo tumasang-ayon dyan. Instead, tayo ay magpapaigting o mag-enhance ang ating implementation ng ating catch-up Fridays. We are still in the 3rd month of implementation at definitely may mga adjustments tayong kailangan gawin at meron tayong mga feedback coming from our field at yan yung mga i-address natin para mas mapaganda yung pagbibigay natin ng implementation ng Catch-up Friday Susan. Opo, syempre may mga concerns yung mga guro na binigay sa inyo. Ano yung pwedeng pagbigyan at solusyonan agad doon, Asek? Well, unang-una siguro dyan yung provision natin ng ating mga options for learners and reading materials in relation to Catch-up Friday para hindi maging additional cost sa ating mga learners or teachers and even parents. At syempre yung pagbibigay ng structured activities para sa mga subjects na kukunin natin sa Catch-up Friday. Okay, maraming salamat po, DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Susan. Thank you so much. Thank you so much po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.